to Pink Lipstick dito sa TV5. Bakit kising pa po kayo, Daddy? Andrea, iha, lumabas pa kayo ni Aldwin? Opo. Ang totoo po, nag-propose kasi siya sa akin ngayong gabi. Ngayon lang siya nag-propose? Late na. Sabi ko po kasi sa kanya, gusto ko maranasan ang wedding proposal. Daddy, masaya ako. Sobrang sarap palang pakiramdam ng ganito. Tama. Masaya ka talaga. Opo. Sobrang saya ko po. Ah, sige na. Matulog ka na rin doon. Ay, naku. Nakatulog ba ako ng matagal? Nagtrabaho ka pa rin? Matutulog na rin ako. Teka sandali, darling. Walis pa ba si Andrea? Oo. Nagkita pa raw sila ni Aldwin. Pumunta na rin siya. Dapat nagpakita man lang siya sa atin. Ayaw na lang siguro niya maka-istorbo sa atin kanina. At may ibang plano yung dalawang yon. Yung si Aldwin, maganda talagang pagpapalaki ng mga magulang niya. Hindi ba, darling? Mabait siyang bata at talaga namang magalang sa mga matatanda. Swerte nga si Andrea sa lalaking yun. Marivic? Saan kaya siya pumunta? Galing. Wow, ang sarap sa katawan! Pang mayaman! Wow! Ang ganda! Wow! Tagay ba sa akin? Ang ganda talaga! Mama, pahiram mo ko niyan minsan? Pahiram? Tumigil ka nga dyan. Pagkatapos na kasalang kuya mo, isusoli ko na rin ang parkot na ito. Ha? Isusoli mo para sa pera? Ay, akala ko makakapagsuot na ako ng farcoat. Marami pa tayong utang, no? Malaki pa kasi ang babayaran ko dito sa apartment na nilipatan natin. Hindi tayo pwedeng magmukhang kawawa sa pamilya ni Andrea. Malalaman din ni Ate Andrea ang totoo. Tsaka na natin problemahin yon. Hanggat hindi pa sila na ikakasal, dapat ipakita natin sa pamilya nila na may kaya rin tayo sa buhay para rin yun sa pride ng kuya mo. Pero meron akong hindi maintindihan, Mama. Hindi ko lang maisip kung anong mali sa sitwasyon. Tungkol saan? Mama, binibigyan na ng sariling bahay sila Kuya at Ate Andrea. Bakit mas pinili mong dito tumira sila Ate Andrea? Hoy, kung bibili ng bahay ang magulang ni Andrea para sa kanila, kanino nila ipapangalan ang titulo, ha? Sigurado akong ipapangalan nila ang titulo sa anak nila. Ganun nga, Mama. Kimberly, kung sa atin siya titira pagkatapos ng kasal, tutulungan tayo ng magulang niya na makalipat sa maayos na bahay. Tingin mo kanino ipapangalan yon? Siguro, sa'yo kay Kuya. Wow! Ang galing! Wala kang makakaisip ng gano'n kundi ikaw lang, Mama! Ang galing, Ma! Sa tingin mo, bakit gusto kong mayaman ang pakasalan niya?
Siyempre, dapat may makuha rin tayo para sa pamilya natin. Dito na po ako, ma. Ay, salamat na malakaulan na rin ang Andrew ko. Hello, Roy! O, bakit gising ka pa rin hanggang ngayon? Ha? Wala sa bahay yung papa niya. Dito muna kami, kuya. Sandali. Ano po yan, ma? Ha? Isang parkot to. Bigay ng mama ni Andrea. Huwag masyadong abuso, ma. Alvin, alam ko naman yun, anak. Huwag kang mag-alala. Alam ko rin naman ang limitasyon ko. Dapat tinawagan mo ko na naglakad-lakad ka pala kanina. Ilang beses kasi akong tumawag sa'yo eh. Hindi mo ba narinig yung phone ko? Pare Vic, anong nararamdaman mo kanina nung makita mo ulit yung lugar na ito? Naalala mo ba yung dati? Ang bango mo talaga. Alam mo ba, ang sweet ng proposal niya sa restaurant. At ito pa. Marivic, after dinner, ito na ang first time na nag-kiss kaming dalawa. Mabagal kami kumpara sa inyo ng boyfriend mo. Ayoko na! Tama na! Hindi ka rito! Tama na! Tama na! Masyado akong kinabahan. Hindi ko na nga alam kung paano nangyari. Bakit sa dami ng tao si Alvin pa? Andrea, bakit si Alvin Park ang lalaking minahal mo? Andrea, anong gagawin ko ngayon? Ano nang gagawin ko?